Hey guys, Ronce here and welcome back to my YouTube channel. And today's vlog guys, gagawa tayo ng isang celebrity news about sa tatlong reyna or superstars ng ABS-CBN, namely Miss Sharon Cuneta, the megastar, Miss Regine Velasquez, the Asia Songbird, at si Sara Geronimo, the Asia's popstar royalty. At ano ba yung news or topic na isi-share ko sa inyong lahat? So kakatapos lang ng ABS-CBN Christmas Station ID na ginanap sa Smart Araneta Coliseum, at silang tatlo lang naman ang parang highlight doon sa concert na yon, dahil sa pagkakaalam ko, etong tatlong to, hindi naman sa pagiging bias dahil fan ako ni Sara Geronimo, is ang masasabi nating reyna talaga ng musika, alam mo yon, ng Philippine industry. So hindi ko naabutan yung mga panahon ni Miss Sharon Cuneta, pero base sa pagkakaalam ko at sa research na mga pinaggagawa ko before, si Sharon Cuneta talaga ang pinakasikat sa kanyang henerasyon. I think sumikat daw siya ng mga panahong 80s, so hindi pa ako pinapanganak noon. So nakakatuwang isipin dahil maipinanganak siya ulit si Miss Regine Velasquez na sumikat noong mga panahong 90s, sabi rin sa research ko, which hindi ko, naabutan ko siguro si Miss Regine pero hindi na ako familiar sa kanyang mga achievements. So yung naabutan ko talaga is yung kay Sara Geronimo, at masasabi ko like 20s, like 2000, at masasabi ko talaga na itong mga panahon na to is kasagsagan ng kasikatan ni Sara Geronimo up until now naman talaga. So kung sino man yung pinakasikat sa tatlo, hindi natin pwedeng i-question yun dahil may kanya-kanya silang time, era, or generation, at every generation na yun sila ang pinakasikat. Yun lang ang masasabi kong fact. So gusto kong i-share ang news na to dahil sila yung highlight nga dun sa concert na yun, at nakakatuwang isipin na generation by generation by generation makikita mo talaga kung sino yung mga reyna. At nakakatuwa rin na parang napapansin yun ng ABS, dahil parang for the recent Christmas Station ID nila, parang hindi nila pinahahalagahan si Sara Geronimo. I mean, yun lang naman ang napapansin ko, pero ngayon parang nakikita mo yung pagbabalik, alam mo yun, kasi si Sara Geronimo yung tipo ng tao na kahit siya yung pinakasikat, hindi niya parang pinupush yung sarili niya, alam mo yun. Ginawa ko ang news na to dahil I'm just hoping, at nag-iisip ako na kung pwede siguro in the future magkaroon sila ng concert, like tatlo sila, dahil I think nagkaroon na ng concert si Miss Sharon at Regine. Ngayon naman, this coming, or yeah, next year magkakaroon ng concert si Sara Geronimo at Regine Velasquez, at baka in the future, hindi natin alam, after siguro ikasal ni Sara Geronimo, magkakaroon sila ng concert, tatlo sila, dahil sila talaga ang mga reyna ng music industry. At I think Philippine Arena ang magiging venue ng tatlong to, dahil alam kong kayang-kayang punuin nilang tatlo ang Philippine Arena. So nakakatuwa lang isipin na, alam mo yun, walang sapawan na nangyayari, dahil yung respect nandun, yung humility nandun, kaya yun nga yung reason kung bakit sila naging superstar, bakit sila sumikat, bakit sila minahal ng tao, dahil sa kanilang mga ugali. Kasi sa panahon ngayon, it's not just the talent itself, di ba? Kailangan talagang sabayan or ilakip yung ugali, dahil hindi ka magtatagal sa industriya pag may something sa'yo. So wala akong pinapatamaan ng mga artista or celebrity dito, dahil ako personally ang sama rin ng ugali ko minsan, pero what I'm trying to tell in here, so habang public figure ka, pangalagaan mo yung personality mo, yung pangalan mo, dahil yun naman talaga ang hinahanap ng mga tao. Once makita ang kanila ng talent, ng karisma, at most especially ng ugali na maganda, mamahalin at mamahalin ka from start to finish. Parang ganun, di ba? Parang karera lang. At again, I'm just hoping and praying that someday, or I wish na magkaroon silang concert, tatlo sila, para bonggang-bongga, alam mo yon. At alam kong magdadagundong lahat ng mga fans once mangyari yon. At I know for sure mangyayari at mangyayari yon very, very soon. So nakakatuwa lang isipin na nagsama-sama silang tatlo, at parang may patikim rin si Sara Geronimo at Regine, dahil nakakatuwa rin sa part ni Sara Geronimo, dahil birit siya ng birit ng mga panahon ngayon, kasi most of the time talaga nag-hold back si Sara, which is wala namang masama, dahil parang nangingibabaw doon yung respect and humility sa habang may ka-duet siya, kasi ganoon naman talaga si Sara Geronimo, hindi siya nananapaw. Pero yung recent na performance, parang hindi siya nag-hold back doon, hindi siya nanapaw siya, pero birit lang siya ng birit, alam mo yun. Yun yung mga Sara na hinahanap natin, or yun yung mga Sara na nakilala natin. Pero hindi naman ibig sabihin na hindi niya yun, I mean, hindi niya ginagawa most of the time yun, hindi natin siya mahari. Just for some reasons na yun yung nakakatuwa lagi sa kanya, dahil meron siya mga bagong ipinapakita, at dun ka na-excite lalo, dahil hindi mo alam every time na nagpa-perform si Sara Geronimo, may bago pala siyang ipapakita. Diba? So as a fan, lagi kang masaya, lagi kang namamangha kahit paulit-ulit mo siyang pinapanood, since iba-iba yung mga putahi na ibinibigay niya every performance na ginagawa niya. So mas na-amaze ka at nakaka-proud sa akin. So there, kung nag-agree kayo lahat sa mga pinagsasabi ko dito, at if you like this video, please give it a thumbs up. And if you're new in this channel at hindi ka pa nakakapag-subscribe, please consider subscribing, at i-click na rin po ang bell button para notified ka if ever I do have new uploads in here. So yeah, this has been Ron, and I'll be seeing you then on my next vlog.
Bye!